Mga ka-Republic, pinasemplang ng Barangay Ginebra ang SMB sa Game 5 at isang panalo na lang ang kailangan ng Gin Kings upang makasalta sa finals. Naghihintay na ang Talk and Text matapos patalsikin ang Rain or Shine. Ngunit naging maagap si Scottie Thompson sa pagsasabing wala pang dapat ipagsaya ang kupunan ng mga mag-aanak. Hindi pa tapos ang series. May pagkakataon ng Ginebra sa Linggo na tapusin na ang Best of 7 semifinal series. Ngunit sa kalibre ng SMB, hindi basta-basta susuko ang mga bataan ni George Gallant. Nalimitahan ang magandang depensa ng Gin Kings ang Twin Tower ng SMB na nagresulta ng tambak na panalo para sa Ginebra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bukod sa magandang depensang naibigay ng Ginebra sa SMB Tower na sina Junmar Fajardo at EJ Anusike, nagsabay pa sa pagpapasabog ng puntos sina RJ Abarrientos at Scottie Thompson. At sa suporta ni Japet Aguilar at Justin Brownlee, pinatiklop ng Gin Kings sa mga bataan ni Coach George Gallant na nauna nagsabi na pipilitin nilang kunin ang panalo sa Game 5. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Tinambakan ng Ginebra ang Birmen sa harap ng pro-Ginebra crowd sa Antipolo City 121-92. Ngunit hindi naging madali ang panalo ng Barangay Ginebra. Mainit agad ang shooting ng SMB sa first quarter, lumamang agad ng malaki sa unang ulan ng mga three-pointers mula kina CJ Perez at Marcio Lassiter. Tahimik ang mga Ginebra fans, mukhang magkakatotoo ang unang sinabi ni George Gallant na pipilitin nilang kunin ang panalo sa 5-utal Game 5. Dalawa o tatlong timeout ang kailangang tawagin ni Coach Tim Cohn para abalahin ang momentum ng SMB at upang mag-settle down din ang kanyang mga players. At nang ipasok na si RJ Abarrientos, unti-unting naramdaman ang presence ng veteran rookie. Rookie sa PBA pero veterano sa Korean Basketball League at Japan B League. Minamani ni RJ Abarrientos ang depensa ng kanyang kapwa FAU Tamaraw product na si Terence Romeo. Nagsunod-sunod ang kanyang mga puntos mula sa iba't ibang panig ng sahig, 2-pointers and 3-pointers at mayroon pang ang 4-pointer. Sa tambalang Scottie Thompson at RJ Abarrientos, walang makitang pansagot si George Gallant. Although paminsan-minsan ay nakakalusot si AJ Anusike, maganda ang depensa dito ng Ginebra. Nagawa ring itulak ni Japet Aguilar palabas sa comfort zone nito si Junmar Fajardo. Mataas pa rin ang rebound ng 8-time MVP with 18 boards, pero nabawasan ang kanyang puntos, 17, kumpara sa 29 points niya noong Game 4. May 21 points naman si Anusike at si Marcio Lassiter. May 16 points si CJ Perez. Ang dalawang ito ang nag-initiate ng mainit na opensa ng Birmen sa first quarter, kaya naiwan agad ang Ginebra 33-20. Salamat sa effort ni Scottie Thompson na tinulungan ang Gin Kings upang di masyadong makalayo ang SMB. Sabi ni CTC, kung wala si Scottie Thompson, mas maiiwanan sila ng Birmen sa first quarter. At sa pagpasok nga ni Abarrientos, nag-iba ang takbo ng laro. Nakahabol ang Ginebra at lumamang pa ng isang puntos sa pagtatapos ng first kanto, 34-33. Habang nananalasa ang mainit na shooting ni Perez at Lassiter sa first quarter, si Scottie Thompson ang halos mag-isang bumubuhat sa kanyang team. 18 points agad ang ibinuhos niya sa first quarter. At mula sa second quarter, dinumina na ng Ginebra ang kanilang sister team. Habang patuloy na nagbubuslo ng puntos si Abarrientos, inalat naman ang shooting ng Birmen. Lamang na ang Ginebra sa series 3-2. Sa Linggo ay mayroon silang pagkakataon na isarado na ang semifinal series, ibigay na ang ticket sa SMB papuntang Boracay. Kung saan una nang naghihintay ang Magnolia, Rain or Shine at Meralco. Joke lang. Kayo naman napikon na agad. Anyway, seryoso tayo. Wala pa raw sila talagang na-accomplish, sabi ni Scottie Thompson. Wala pa raw talagang dapat ipagsaya dahil hindi pa tapos ang laban. Alam daw niya maghahanda ang SMB para sa Game 6
at pipiliting mahatak ang series sa Game 7 na siyempre pang ayaw nang mangyari ni Coach Tim Cone. Hanggat maaari gusto nilang tapusin na ang series na ito kontra sa SMB. Kung sakaling may sasara na ng Ginebra ang series bukas, naghihintay na sa kanila ang Talk and Text na nauna nang umupo sa isang final slot matapos padapain ang Rain or Shine sa sarili nilang semifinal series 4-1. Napakaganda ng naging simula ng Elasto Painters dito sa Governor's Cup, ngunit maaga nilang nakasagupa ang tropang Giga na pinangungunahan ni Randy Hollis Jefferson. Si RH Jaden ang import ng TNT nang mapagwagian ang championship noong 2022, kalaban ang Ginebra. Mukhang posible ang rematch sa pagitan ni Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson, at mangyayari ito kung mapapatalsik na ng Ginebra ang SMB bukas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Shinro Makino, mula dyan sa Japan. Happy watching, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Barako Mananabas, mula naman dyan sa Italy. Ayan, malapit ng paiyakin. Johnny Bacaro, shoutout, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout, Harvey De La Cruz. Yes, salamat sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout, Cecilio Tenorio. Shoutout, kabayan. Shoutout din sa iyo, Rino Baral. Yes, nakaisa na uli tayo. Isa na lang. Sa iyo rin, shoutout, Joel Atienza. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog, mula dyan sa Oman. Ingat ka dyan, kabayan. At sa iyo, shout out Ricardo Cabato and Renato Rosario. Shout out sa inyong dalawa. Shout out din sa iyo, Sosimo Aala, kala ko rin. At sa iyo, Sunny Shen TV, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.